Isang daang beses pinagsasaksak, saka chinap-chap at isinilid sa maleta ang isang guro sa South Korea. Paliwanag ng suspect na curious lang siya dahil sa kanunood ng mga palabas na tungkol sa krimen. Narito ang report ni Brian Basa. Akalain mong tipikal na naglalakad lang ang babaeng ito na may dalang maleta sa Busan, South Korea. Pero ang maletang yan, paglalagyan niya pala ng mga chop-chop na katawan ng pinatay niyang babae. Ang babaeng nasa video, si Jung Yoo Jung, 23 anyos. Ayon sa Busan Police, nagpanggap na nanay si Jung nitong Mayo. Tinawagan niyang isang English teacher at nagkunwaring ipatututor ang anak. Pagdating sa bahay ni teacher, siya rin ang nagpanggap na estudyante. Naka-uniforme pa siya na binili raw niya online. Pinapasok ng biktima sa kanyang bahay si Jung hanggang sa pinagsasaksak ng mahigit 100 beses ni Jung ang English tutor. Bumalik pa raw si Jung sa bahay niya para kunin ang maleta kung saan inilagay ang chop-chop na katawan ng guro. Nakunan pa nga ang suspect sa CCTV ng isang elevator na dala ang maleta. Mapapansin ding iba na ang kanyang suot. Matapos ang krimen, sumakay ng taxi ang suspect saka itinapon ang ilang bahagi ng katawan ng biktima sa isang kakahuyan malapit sa Nakdong River. Napansin daw ng taxi driver ang duguang maleta kaya inireport ito sa mga pulis. Dito na inaresto si Jung. Batay sa investigasyon, isang psychopath si Jung. Matagal na raw siyang naghahanap ng mabibiktima. Pag-amin ng suspect, nagawa niya ang brutal na krimen dahil mahilig siyang manood ng mga crime drama series at na-curious daw siyang gawin din ito sa totoong buhay. Ang ending ng kanyang storya, sentensyang habang buhay na pagkakakulong. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Ed Linggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.